Pinagpalang araw po sa ating lahat. Kami po pala ang Mercado Family. Ako po pala si Arnold Mercado at ang aking maybahay na si Charmis at ang aking pangalan na si Georgina at ang aking bunso po na si Jewel Beatrice. We grew up in a Christian family po and lima po kami magkakapatid. Bunso po namin is lalaki at pangalawa po ako sa panganay. Nakita ko po kung gaano po ka-on fire yung parents ko sa Panginoon. Talagang very active po kami sa church, especially sa mga church gatherings. Lagi po kaming present. And ako po at ang ate ko ay choir member po. Namatay po yung mother ko at the age of 37. Na-atake po siya. And then my father lost his job. And then as in, na-wipe out po lahat kung anong meron kami. Wala po kaming tubig, wala kaming kuryente. And then the following day, talagang maswerte ka na po kapag makakain ka isang beses sa isang araw. Sabi ko sa Panginoon, kinausap ko siya na sabi ko, why of all the people, bakit kami pa yung naka-experience ng ganito? Ang dami namang tao dyan na hindi sila nagsisimba and all. Hindi nila na-experience to. Bakit kami pa? So, kinwestiyon ko po talaga ang Panginoon nun. Pero nakita ko po nun, na during na dumaan yung bagyo nun sa amin, nakita ko po na naging much closer po kami ng mga kapatid ko. Nung nasa Manila po ako, habang naglilinis po ako ng module, nakakita po ako ng isang college student. So sabi ko, one day, magsusot ako ng college uniform. Sabi nga po sa Jeremiah 33 verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." So year 2016 po, gumraduate na po ako ng college na hindi ko po akalain na mangyayari siya. Kung di po sa tulong ng Panginoon at sa tulong po ng father ko na sumuporta sa akin hanggang sa makapagtapos po ako ng pag-aaral. And then nung nakapagtrabaho na po ako, binigay ko po yung first fruit ko sa Panginoon and na regular po ako sa trabaho. Nasundan na po yung panganay namin. And then I actually experienced increase and promotion po, pero naglast lang po siya ng 2 months. So, nagtry po ulit ako, but I failed again. Nagpray po ako sa Panginoon na, Lord, nakakapagod pala na ikaw yung nagpaplano sa buhay mo. And then kapag hindi siya mangyayari, kung andun yung madidisappoint ka, may stress ka, and then madidepress ka. So, nagpray lang po ako sa Panginoon na, Panginoon, kayo nang bahala sa akin. So, kung ano man po yung plano niyo sa akin, maluwag ko pong tatanggapin. Kinausap po ako ng supervisor ko. Ang sabi niya is, endorsement time na naman po, pero hindi po niya ako i-endorse kasi hindi po ako qualified. 3.28 lang po yung PDP score ko, is ang kailangan is 3.50. So, sabi ko, okay lang kung hindi po ako may endorse, pero gumawa po ng way ang Panginoon. Ginawa niya pong instrument yung mga katrabaho ko dati sa QA, and then sila po yung naglakad sa akin and kinausap po nilang boss ng quality na ganito yung problema and all. Yun po, nag-take na po ako ng exam, GLA interview na rin po ako. Hanggang sa one time ulit, sinabi ng supervisor ko na hindi niya po ako in-increase, na dapat 300 pesos yung increase ko sana sa loob ng isang buwan. Pinarealize sa akin ng Panginoon na okay, hindi ko deserve nga yung increase na yon. So sabi ko, okay Lord, kayo na pong bahala. So after a week po, na grant na po yung prayer ko, I passed the GLA exam na nag-fail po ako sa una kong take. And then I've sign a contract po for 6 months. Yung 300 pesos po na hindi ko nakuha ko na po siya ngayon. Actually, meron po kaming allowance, dagdag na allowance na 250 pesos a day. And gusto ko pong i-share sa inyo kung gaano po ako ka-bless sa panganay ko since mag-aral po siya ng daycare hanggang sa ngayon po. She actually graduate with flying colors. Ang bunso ko naman po, we are actually blessed po sa pagdating niya. Kasi po, nung nanganak po ako, na
supposedly 25,000 na babayaran ko sa OB, naging 9,000 na lang. And bago pa po siya lumabas, meron na pong nag-pledge na magbibigay ng isang baboy na itago na lang po natin sa pangalang Pastora. We were actually blessed po sa father ko dahil at the age of 64, wala pa po siyang tinitake na maintenance. Hindi pa po malabo yung mata niya. So napaka-strong pa po ng father ko. Na gusto ko pong magpasalamat sa father ko sa lahat ng ginawa niya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, wala po kami ngayon dito. And lastly po, kung noon po natulduhan po kami, sabi po nila, huwag na kayong mag-aral, hindi na kayo makakapag-aral, tulungan nyo na lang yung father nyo, magtrabaho na lang kayo. Pero hindi po namin yon tinake seriously. We actually just prayed po and we became much closer to God. And pinakita po namin sa kanila kung gaano kalaki ang Panginoon kaysa sa problema namin. Ngayon po, ang ate ko po is meron na po siyang sariling pwesto sa Market City. Sumunod po sa akin is IT graduate po and lead pastor po siya. Isa po siyang admin po sa Huawei company. Ang sumunod po sa kanya is graduate po siya ng BS Psychology na nag-take po ng psychometrician. And yung sumunod po sa kanya is third year industrial engineer po na hindi po namin alam na isa siyang president ng CMC. Sabi nga po sa Mark 10 verse 27, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God." If you seek God and obey God, sigurado magtatagumpay ka sa buhay. Muli, kami po ang Mercado Family and this is our Champion Testimony!